kaya pala ako nagkasakit. Kaya pala nagkaroon ako ng ganitong problema. Kaya pala dapat ay lagi talaga ako nagdarasal at nagsisimba. Tandaan po natin ang sinasakop ng mga turo ng Panginoon na hindi lamang yung mga happy moments. Papaano natin maunawaan na siya'y talagang maasahan kung hindi naman tayo dadaan sa mga matitinding pangangailangan? Papaano natin ma-appreciate na siya'y mapagpatawad talaga kung hindi tayo masasadlak sa kasalanan? Papaano natin masasabi na siya ay great healer talaga kung hindi naman tayo magkakasakit o magkakaroon ng karamdaman? Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang pagpapahayag ni Kristo tungkol sa kanyang napipintong paghihirap at kamatayan sa Kalbaryo. Bagay na hindi naman agad mag-gets ng kanyang mga disipulo. E papaano nga mag-gets? E katatapos pa lamang ng transfiguration ni Kristo. Katatapos pa lamang ng sabi nga sa ebanghelyo ng mga kagilagilalas na mga bagay, ang mga himala at milagrong ginawa ni Kristo. Katatapos pa lamang ng confession ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, na narinig pa nga nilang inaffirm ni Kristo, very good ka Pedro. Katatapos lamang ng pagpamamalas ni Jesus ng kanyang kapangyarihan sa salita at sa gawa, papaano nga naman nila ito maikokonek agad sa kanyang sinasabing napipintong paghihirap? Ang sabi nga sa ekspresyon ng isang radio station, hindi ko makonek. Mahirap makonek. Pero alam nating makokonek din ng mga disipulo. Maunawaan din ng mga disipulo kapag naranasan na nila ang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay niya. Yung maranasan na nila kasi nakita nilang naghirap siya, nakita nilang namatay siya, nakita nilang muling nabuhay siya. At yun ay kumagat sa karanasan nila sapagkat sa kanyang pagkamatay, namatay rin sila kumbaga. Sa kanyang muling pagkabuhay, muling nabuhay din sila kumbaga. Doon lang nila makokonek ang lahat ng dots. Doon lang nila halos unti-unting maunawaan ang lahat. Doon lamang mas tatatag ang kanilang pananampalataya. Kaya nga, ang testamentong ito, ang New Testament, lalong-lalo na, ay patunay na naunawaan na talaga nila ang pananampalataya nila. Sapagkat otherwise, hindi ito nila maisusunod at hindi ito magiging Biblia. At lalo pang prueba, ipinahayag na nila ang mabuting balita kahit pa maging mitsya ng buhay nila. At ito'y dahil yung sinasabi ni Kristo ay naranasan na nila. Nagkaroon sila ng mga moments kung kailan nasabi nila ang mga salitang pinangungunahan ng mga salitang kaya pala sinabi niya mamamatay siya sapagkat muling mabubuhay siya. Kaya pala nakagagawa siya ng mga himala at milagro sapagkat Diyos siyang talaga. Kaya pala ganito ang dati ay ipinahayag niya. Kaya pala sinabi niya dapat patawarin ang mga kaaway, ang mga umuusik sapagkat ganun siya. Kaya pala at marami pang ibang kaya pala. So ito mga kapatid ay isang magandang reminder sa atin na tulad ng mga disipulo noon, tayo mga disipulo ng Panginoon ngayon. Tulad nila noon, nakasakasama lagi ang Panginoon, pero hindi pa agad gaanong naintindihan siya. E ganun din tayo. Tayo, na mga sumusunod kay Kristo ngayon, tayo, nakasama siya lagi ngayon, dahil nagsisimba naman tayo, at least linggo-linggo, nagdarasal tayo araw-araw, nagninilay tayo ng salita niya, nakikinig tayo ng mga makabuluhang homilya. Ito'y reminder sa ating lahat na kahit kasama natin siya araw-araw tulad ng mga disipulo noon, ay hindi pa rin ito garantiya na lubusan na natin siyang maintindihan ngayon. At tulad din nung una ng mga disipulo noon. Not yet! Mas magiging maliwanag sa atin lang ang lahat
ang ating pananampalataya ay mas magiging lamang na matatag kapag tayo na mismo ang nakaranas din ng paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo. That is, kapag nakaranas na tayo ng mga matinding problema sa ating buhay at sa tulong ni Kristo, ito rin ay ating napagtagumpayan na lampasan sa ating buhay. Doon lamang natin mas maunawaan ang lahat. Kaya nga po normal na kapag tayo'y naka-encounter ng malaking problema, normal yung pagtatanong, bakit nangyari ito? Bakit nagkasakit ako? Bakit nalugi ang aking negosyo? Bakit lumaking ganito ang anak ko? Bakit niloko ako ng asawa ko? Bakit? Kapag tayo'y naka-encounter ng mga matinding problema na hindi natin maasahan, normal yung mga pagtatanong na ganun. Kasi hindi natin agad maintindihan, hindi agad natin ma-reconcile sa pag-ibig, kapangyarihan, at kabutihan ng Panginoon. Kaya nga, nasa likod ng mga tanong na yan, eh naglilingkod naman ako, nagpapakabait naman ako, nagpapakabuti naman ako. Normal yun. Kaya lang, umaasa ang ating Panginoon that we will keep moving on. We will keep trusting in Him. We will keep believing. We will keep hoping. Upang in the end, through Him, we will understand everything. Upang in the end, through Him, magkaroon din tayo ng mga kaya pala moments tulad ng mga disipulo noon. Kaya pala ako nagkasakit. Kaya pala nagkaroon ako ng ganitong problema. Kaya pala dapat ay lagi talaga ako nagdarasal at nagsisimba. Doon pa lamang mas magiging buhay para sa atin ang mga turo ng Panginoon. Sa pagkatandaan po natin, ang sinasakop ng mga turo ng Panginoon na hindi lamang yung mga happy moments. Kasama na dyan ang mga lonely moments. Hindi na dyan kasama lang yung mga moments when everything is fine. Kasama din sa mga turo ng Panginoon, syempre, yung mga moments when everything is not so fine, lalo pat hindi natin maihiwalay sa turo at lalo na sa buhay ng ating Panginoon ang paghihirap, ang kamatayan, sapagkat ito ang partner talaga ng tagumpay o ng muling pagkabuhay. Naisip ko nga po eh, bakit ba tayo nangangarap mapunta ng Holy Land? O hindi nga ba para makita natin at maging pamilyar tayo sa mga lugar na sinasabi sa Biblia? Para kapag nagsisimba tayo at binanggit yung pangalang Jericho, Jerusalem, kapag na-encounter natin to, ay napunta na ako dyan. Yung mga lugar kung saan gumawa at nagpamalas ng himala, milagro si Kristo, lalong-lalo na yung mga lugar kung saan pinahirapan, pinatay, at syempre muling nabuhay si Kristo. Gusto nating maging pamilyar, di ba? Okay po yan, pero sana hindi hanggang dyan lang. Kasi kung hanggang dyan lang, edi additional information lang ang habol natin pag ganyan. Wala pong masama dyan. Pero hindi lamang dapat information, kundi transformation. Na kung papaanong naging banal ang mga lugar na ito, dahil ito'y natapakan, nilakaran, naranasan, nadampian ang katawan ni Kristo, eh sana'y maging ganun din tayo. Pero hindi ganun lang ang kabanalan. Yung mapunta ka sa mga lugar kung saan dumaan si Kristo, ang sure pass ng kabanalan ay yung daanan mo talaga, ang kanyang pinagdaanan, hindi yung literal na daan, kundi yung literal niyang paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Doon lamang mas magiging maliwanag ang lahat. Come to think of it, di nga ba't mas na-appreciate natin ang salita ng Diyos kapag ito'y nai-apply sa buhay. Kaya nga kapag nagsiserbo ng pare, mas nagiging attentive kayo kapag ito'y inilalapat natin sa karanasan ng tao. Diba? Pag may kwento, pag may karanasan. Eh, yung mga kwento yan na yan, yung mga karanasan na yan, eh, hindi naman ninyo kwento yan, hindi naman yung karanasan yan. So how much more kung sarili mong kwento, kung sarili mong karanasan ang malalapat mo sa salita ni Kristo. Doon, mas magiging solid ang pananampalataya mo. Balik ako dun sa punto tungkol sa Holy Land. Hindi naman sinabi ng Panginoon na sumunod kayo sa akin. At sa pagsunod nyo sa akin, punta kayo ng Holy Land. Again, maganda yan, ha? Okay yan.
Pero sa pagsunod talaga sa Panginoon, lalo na tungo sa kabanalan, ang sabi niya, take up your cross, deny yourself, and follow me. Doon tayo mas makakasunod sa Kanya. Doon tayo mas matutulad sa Kanya. Doon tayo magiging banal tulad niya. Ito sana, mga kapatid, ang ating makita, ha? Upang dumating man ang mga matinding problema sa ating buhay na ipinagdarasal natin na wag naman. Pero hindi naman din tayo makakaiwas dyan. Magkakasakit at magkakasakit pa rin tayo o ang mahal natin. Mamamatay at mamamatayan pa rin tayo o maging tayo. Pinagdarasal natin na maiwasan. Pero kung nandyan na, eh wag tayong magagalit. Wag tayong magtatampo. At huwag tayong mawawala ng pag-asa. Bagkus, makita natin ang mga pagkakataong ito bilang mga sitwasyon upang mas makilala pa natin ang Panginoon, upang mas maging malapit pa tayo sa Panginoon. Sapagkat, sabi nga, papaano natin maunawaan na siya'y talagang maasahan kung hindi naman tayo dadaan sa mga matitinding pangangailangan? Papaano natin ma-appreciate na siya'y mapagpatawad talaga kung hindi tayo masasadlak sa kasalanan? Papaano natin masasabi na siya ay great healer talaga kung hindi naman tayo magkakasakit o magkakaroon ng karamdaman? Mga kapatid, maganda yung meron tayong pananampalataya sa isipan, pero mas magiging solid yan kung yan ay mailalapat natin sa ating sariling karanasan. Seselyuhan ang ating nalalaman ng ating mga karanasan at hindi na kailanman mawawala, maaagaw sa atin ang karanasang iyan ng pagkamatay at muling pagkabuhay, ng pagkaranas ng matinding problema pero pagkalutas o paglampas dito sa pamamagitan niya. Sabi nga po nung dating bulag na pinagaling ni Kristo sa John 9:25, nung siya'y interrogate ng mga Pariseo, ng mga matatanda ng bayan, nang siya ay parang pinipilit na siraan o sirain yung pananampalataya niya kay Kristong nagpanumbalik ng kanyang paningin. Ang sabi niya, basta ang alam ko, bulag ako, pero ngayon, nakakakita na ako. In other words, bahala kayo kahit ano sabihin niyo, basta ang alam ko, pinagaling niya ako. Kapag tayo'y nakaranas na ng matitinding problema at nalampasan natin ito sapagkat hindi tayo rin nawala ng pag-asa, hindi tayo kumawala at patuloy na kumapit sa Kanya. Itong mga karanasang ito ang babalik-balikan natin kasi hindi na ito maaagaw ng demonyo sa atin. Hindi na ito mapapaw, walang kahulugan, makukontra ng demonyo sa atin. Kapag nakaranas muli tayo ng mga problema, kahit sabihin niya sa atin, hindi ka mahal ng Diyos, hindi makapangyarihan ng Diyos, hindi ka makalalampas sa problema ngayon, yun ang babalik-balikan mo. Yung nauna mo na ng karanasan ng pagkamatay at muling pagkabuhay, yung nauna mo ng karanasan ng matinding problema at sa tulong niya ay yung nalampasan, yun ang ipambabato mo sa kanya. Hindi, hindi. Nagkaroon na ako ng matinding problema noon eh. Tinulungan ako ng Panginoon. Mapagmahal siya, makapangyarihan siya, marunong siya. At kung nagtiwala ako noon, magtitiwala din ako ngayon. Sapagkat kung tinulungan ako dati ng Panginoon, tutulungan din niya ako ngayon. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito upang kahit ang ating mga matinding problema ay makita natin bilang okasyon ng pagpapala upang mas maging matatag pa ang ating pananampalataya. Amen.